Sa iba pa rin balita, higit 5,600 pulis ang ipakakalat ng National Capital Region Police Office sa lungsod ng Maynila sa Martes para sa idaraos na translasyon ng mga debotong Katoliko. Magpapatupad din ng gun ban at liquor ban sa lungsod ng Maynila simula sa Lunes hanggang sa araw ng Miyerkules. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Higit 5,600 pulis ang ipakakalat ng National Capital Region Police Office sa lungsod ng Maynila sa Martes para sa isasagawang translasyon ng mga debotong Katoliko. Bukod sa mga uniformadong pulis, magde-deploy din ang NCRPO ng mga nakasibilyan na tauhan para magmatsyag sa paligid. Magtatalaga din daw sila ng mga sniper at observer sa itaas ng mga gusali na daraanan ng prosesyon para magsilbing deterrent sa mga may planong manggulo. Yung lahat ng dadaanan na yon, yung mga buildings na yon, no, ipo-monitor natin, and one way para makita natin talaga kung anong nangyayari dun sa baba is to monitor them from top of the buildings. Makakatuwang din daw ng PNP sa pagbibigay ng seguridad ang isang batalyon o nasa 500 sundalo mula sa AFP Joint Task Force NCR. Nilinaw naman ni Albayalde na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na direktang banta sa aktibidad, pero hindi raw sila nagpapakampante. And the threat is always there. We cannot take it for granted anymore. The threat on terrorism is global. It's everywhere, no? Kaya hindi tayo pwedeng mag-relax dito kapag may mga malalaking events na kagaya nito. Magpapatupad naman ng gun ban sa buong lungsod ng Maynila mula January 8 hanggang January 10, kung saan suspendido muna ang permit to carry firearms outside residence. May liquor ban din sa Santa Cruz, Maynila at sa Quiapo area na epektibo mula Lunes hanggang Miyerkules. Hindi pa man inirekomenda ng NCRPO sa mga telco na putulin ang network signal sa mga pagdarausan ng aktibidad. Aminado naman ang NCRPO na malaking tulong ito sa seguridad, kaya naman nakahanda raw sila dito. This is part of our target hardening measures na itong pagputol. Dahil alam naman natin, no? Sana nga, ito yung mga ginagamit na pag-detonate ng mga IEDs, madalas makita natin, no? Kaya, and other of course, yung others, yung paggamit ng radyo. Anyway, kami naman, hindi kami masyadong maapektuhan dyan because we have our own radios. We have our base radios and handheld radios. At saka yung deployment naman namin ay malalapit lang. Talagang pwede mong makita yung susunod na pulis halos katabi mo dahil dun sa sobrang dami nating i-deploy. Inaasahan ng NCRPO na aabot sa 2 milyong debotong Katoliko ang lalahok sa aktibidad. Kaya naman bukod sa seguridad, naghanda na rin umano sila ng mga medical team sa lugar. 23 medical station daw ang ipakakalat sa mga daraanan ng prosesyon, habang may nakaantabay na 65 ambulansya at 15 rescue boats para sa anumang emergency cases. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25.